Nandito naman tayo sa Corelia, Bohol para hanapin ang isang hayop na talagang sikat na sikat sa buong mundo. Ang hayop na kung tawagin dito sa Bohol ay maumag. Ang mga maumag ay nocturnal animals, gising sa gabi at tulog pagkaaraw. Dapat mahina lang ang boses natin dito at sila yung mga highly stressed animals. Pagka na-stress sila, mabilis na mamatay o nagpapakamatay. Yan ang maumag o mas kilala sa tawag na tarsier. May mayigit kumulang 100 tarsier na makikita sa Philippine Tarsier Sanctuary sa Corelia, Bohol. At ang namamahala at nag-aalaga sa mga ito, ang binansagang tarsier man, si Carlito Pizarras. Yeah, kasi yung bata pa ko, mahilig na talaga ako ng mga hayop. Nakakita na ako ng tarsier, maliit pa. So yung inumpisahan ko yung na mag-alaga, mga 12 years old, palagi ko kasama sa tatay ko kasi yung tatay ko yung taxidermist, hunter din. Yung isang araw na natutunan ko na mag-alaga, sinabihan ko na sa tatay ko na hindi na tayo mag-hunt ng tarsier. Galit siya sa akin. Yung mga tarsier, parang pamilya ko na yun. At saka ipamana ko rin sa mga apo ko na kailangan protektahan natin yan. Dahil sa pagmamahal at dedikasyon ni Mang Carlito sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga tarsier, alam niyo ba ang scientific name ng Philippine tarsier ay kinuha ng International Journal of Primatology mula sa pangalan niya? Ang Philippine tarsier o Carlito siricta. Ito na, nakita na natin ang maumag. 4 to 5 inches, kasi laki ng isang kamao, napakalaki ng mata at napakahaba ng buntot. Ang tarsier na nakikita dito sa Bohol. Pa rito, nakikita natin, nakikipagtitigan sa akin. Sa lahat ng mga mammal, ang tarsier may pinakamalaking mata in relation doon sa kanilang body size. Mas malaki pa ang kanilang mata sa kanilang utak. At kung titignan natin ang malapitan itong mata nila, hindi gumagalaw ang kanilang eyeballs pareho ng tao at ng mga ibang primates. Ang kanilang survival mechanism na ginagawa dahil ang mata nila ay set lamang na ganun, ay ikot nila ang kanilang ulo ng 360 para kitang-kita nila yung kanilang paligid. May isang tarsier pa dito. Ang tarsier ay galing sa salitang Latin na tarsal. Tarsal bones o yung buto sa kanilang binti, napakalakas. Kaya kaya nilang tumalon hanggang mga 5 to 6 feet magmula sa isang sanga ng puno, papunta rin sa susunod na sanga para tumakas sa kanilang mga predator. Kung titignan natin, sobrang cute ng mga tarsier. Pero paalala, hindi natin sila pwedeng hawakan at huwag ikukulong. Dahil isa rin to sa mga dahilan kung bakit sila namamatay. Kitang-kita ko yon na gustong lumabas sa mga cage, inuuntog yung ulo sa mga hard object, parang makalabas siya. Madaling mag-crack na mamatay. Ayon sa Biodiversity Management Bureau, Protected Areas and Wildlife Bureau o PAUBI, madami pa ding sightings ng tarsier sa buong Pilipinas. Pero tinuturing na threatened ang kanilang populasyon o kapag hindi nabantayan at inalagaan, maaari pa rin silang maging endangered o maubos.